Guys, good morning po sa lahat dyan. So, today po is December 6. December 6, Tuesday. 7 in the morning. Ito, kasama ko yung pusa ko. Okay. Pag-usapan natin ngayon kung paano natin i-report yung mga scammer. Kasi, di ba, kadalasan sa mga report po sa akin ngayon, may lumalabas po na submit a ticket sa kanilang GCash account during mag-login. Ano ba ang nangyari? Paano ba yon? Kasi po, basta ganyan is reported po yung ating GCash application. Ngayon, gagawa po ako ng isang series of actual event na yung isang number ko, kunwari, yun po si scammer. At yun po yung number ko ang na-hack. Ngayon, gagawin ko, i-report ko yun na number. At titingnan po natin kung ano po ang mangyayari. Lalabas ba ang submit a ticket? So, samahan nyo po ako. Siguro magiging part 1 and part 2 po to na video nito kasi medyo matas-taas po yan na process kasi gagawa po tayo ng isang event na ako ang may-ari ng number na yan tapos accidentally na share ko po yung OTP ko sa mga scammer. Ngayon yung mga scammer na yun ginamit po nila sa pang-scam tapos na-report. Which is, i-report po natin yung number ko. No. Ang misis ko pala yun. Sa misis ko nga pala yun na number. So, tara. Subukan natin. So, sunan nyo po ka. Part 1 and part 2 po ang gagawin po natin. Kung makaya sa part 1, ma-full video natin to, okay lang. Pero kung hindi, depende po kasi kay GCash. Magre-report po tayo kung magre-respond po agad-agad si GCash sa atin. So, tara. Let's do this. So guys, nandito na tayo sa ating dashboard ng ating GCash. O sa na-scam dyan, magagamit nyo po ito na guide kung paano natin i-report yan, mga scammer na yan. So let's go to help center. Then, swipe natin pababa. Learn how to check the status of your existing ticket. Tapon natin yan. Swipe ulit sa pinakababa po. Ayan. May lumabas na. Submit a ticket. So, paano ba? So, ilagay niyo po yung active email address dito. Full name, mobile number, registered number. Okay. So, lagay ko dito yung email address ng misis ko. Make sure po na accurate po name po ha. Okay. Mobile number. Zero nine six seven. Wait lang. Hindi ko kasi memorize to eh. Saglit lang ha, titingnan ko lang sa phone book ng kabilang phone. Ito na. So, kailangan active po yung email address natin. Accurate po tayo sa registered name. Tapos, accurate po tayo sa number, registered number. Dapat tama po yung registered number natin kasi mag-error po yan.
So dito, ang category po natin guys, ang category po natin is my GCash account. So my GCash account, ulitin ko ha. Dito is my GCash account. Di tayo makalagin kasi na-scam tayo. Nagtataka ka po, meron tayong na-receive ng mga payments na di naman tayo ang may gamit, may transaction. It means yung number mo ay ginagamit tapos scam. Or mayroon tayong isang transaction na ganito, usapan nyo tapos binayaran mo na through her GCash at wala namang item, so scam. So, dito to, I was scam. Yan, report natin ha, yung mga na-scam. Okay. Please. Hi. Good day, GCash. Please help me. Sorry pala. Oh, stay tuned lang po kayo dyan guys ha. Actual to eh. Walang edit. 0967 0973. Hi, good day, please help me. I will come by this number. Reported na. So, dapat pala hindi yung number ang ginamit ko dyan, iba, 09760 yung number ko talaga, ako yung report, ako ang nag-report eh, 09. Tingnan natin kung ano mangyayari sa number na yan. Alleged fraud number. Dito yung number ha na na-report mo. So 9670 9739 351. So
So, active email address, name, registered name, ano, ganito, kung na-scam pa sa number na ito, ganyan, ganyan. Type of scam, ilagay natin fixed seller yan siya. Dito, dapat may screenshot po tayo. Paano ba yan? Paano ba natin na... Paano ba natin ma... Ah, ito. Pwede na lang ito. Screenshot nyo po yung combo nyo, conversation nyo dito. Paano mag-attach? Tap lang natin yan. Tapos screenshot, lalabas po yun eh. Okay. Submit natin. Yan. Nagsasubmit na tayo, guys. Submit successfully. So, reported na po yung number natin. Ito. Dara. Ito. Ito na. So, mayroon akong ticket number. So, itong ticket number na to, huwag nyo po itong iwala ha. Keep that one para ma-update po tayo o para magamit po natin sa follow-up ng status ng ating ticket. This is it. Okay, so reported na po yung account na scammer. Oh, ito yung part 1. So, ang part 2 nito is kung paano po natin i-reclaim yung ating GCash account. Mabablock ba tayo? O sabi na ticket. Titingnan po natin yan kung ano po ang mangyayari sa number na yon. So, stay tuned lang po kayo, guys. Huwag po kayong mawala. Isa part 1 lang po ito, pero ngayon susubukan pa natin mag-log in sa number na 'yon. Okay. So, wala. So try natin mag-log in. Try natin mag-log in. Yung reported na number kung nag-take effect na ba? So, kung hindi pa po mag-take effect ngayon, abangan nyo po sa part 2 kung lalabas na ba yung submit a ticket during login at paano po natin gawin po natin para ma-retrieve po yung na-hack na GCash account po natin. So, anong counter, baga kung sa case pa, counter affidavit po natin sa kanila. Okay? So, try muna natin. Siyempre, once na hack po yung number natin at ginamit po sa mga scam, i-report din natin yung number natin na na-hack po tayo. Ano ba yun? Okay, try natin mag-log in. So, kung di pa po ito mag-effect, it means di pa po na-process. So, abangan nyo po sa part 2, ha? Ito ay part 1. Ang tagal ko makatype. Baliktad pa. Wait. Ano ba ito? 09... Okay. So, wala pa. Hindi pa po dumating yung report. So, abangan nyo po sa part 2. Papakita po natin ano pong gagawin ba natin if kasi kadalasan di po once reported po yung account natin, di tayo makareceive ng OTP. Instead of OTP, submit a ticket ang
lalabas. Okay? Ganun lang po mag-report ng account po ha. Nag-scam po sa atin. Ganun lang po. Ganun lang po kayo si mag-report. So, abangan po natin sa part 2 yung number na na-scam. Kasi meron pong iba na-reported po natin yung number na ito na yun as scammer. Pero di po natin alam, baka na-hack po sila at ginamit po yung number nila for scamming. Kaya na-report po natin, di ba? So ngayon po, lilipat po tayo sa kabilang side. Kunwari tayo yung tayo ang may-ari ng number na na-report po natin kanina. At di po natin alam na hack na po tayo at yung number na yun ay ginamit po sa scamming. So ano pong gagawin po natin? Abangan po natin sa part 2. Kasi parang aabot pa ata siguro to ng part 3. Kasi magre-report po kasi tayo as the owner of that number po. Tapos di ko alam na scam, na hack na po yung number ko at ginamit po sa scamming. So magsasubmit po ako ng ticket kasi na-hack po ako. Ha? Kunwari ako po yun ha. Na-hack po ako. So magsasubmit po ako ng ticket for counter affidavit po yan. So counter affidavit po yan. And then siguro aabot po yan sa GCash team, sa admin, kung paano po yan at ano po ang gagawin po sa ganyan na case. So depende na po yan. Tama ba na submit a ticket yung reason? So abang-abangan nyo po part 1. Ito part 1, tapos naman yung part 2. Maybe may part 3 pa ito. So continue watching this video po. Sana ay na-enjoy nyo po. Okay? And don't forget to subscribe nga pala sa ating YouTube channel, Blaze Fire TV Tutorial. If nagustuhan nyo po yung video ko, paki-like and share. So, yun na po. Have a nice day. Ingat po sa lahat.